together with 7 faculty and 12 students, embarked on the journey to create the UP College of Agriculture, or UPCA. Through its 112 years of existence, the college has produced over 1,000 technologies and variety of plants and animals, 9 national scientists, over 30 outstanding young scientists, and more than 18,000 graduates contributing to agricultural development. UPCA, now College of Agriculture and Food Science, or CAFS, has been continuously contributing to nation building through its instruction, research, and extension function. A mere 10 years after establishment, the college was able to start breeding works with the production of sugarcane varieties with high productivity and resistance to Fiji and mosaic disease. In the 1920s, the importance of agriculture was intensified and UPCA was recognized as neighboring countries began sending their students to Los Baños because of the high quality of education. In the 1930s, breeds with superior characteristics, such as the Burke Halle pig, Los Baños Cantonese chicken, and Philemon cattle were developed. The 1960s was a fruitful decade for research. Macapuno, a coconut cultivar often made into a dessert, was pioneered and perfected. Meanwhile, the Dairy Training and Research Institute was the first in the country to freeze buffalo semen, paving the way for artificial insemination of local carabaos. Along with the establishment of UPLB in the 70s, the college received the prestigious Ramon Magsaysay Award for International Understanding, Asia's counterpart for the Nobel Peace Prize. In the same decade, the C4 plants were developed. The soil test kits were produced in support of the Masagana 99 program, and the mango induction technique was introduced. Continuing the production of quality research outputs in the 1980s, techniques to minimize post-harvest losses, the accelerated fish sauce manufacturing process, and the rapid test kit for the detection of pesticide residue on vegetables were developed. The 1990s saw many new varieties across species or crop types, including Cinta Papaya, the first Philippine bred hybrid, UPLB Gold, a durian variety, and Doña Amelita, a musaenda named after the wife of former President Fidel Ramos. The award-winning National Corn-Based Farmer Scientist RDE Training Program, or FSTP, was also established around this time and still remains as one of the university's primary extension programs. In the field of instruction, the book titled Integrating Sustainable Agriculture in the BSA Curriculum, The UPLB College of Agriculture Experience, was published in 1999. At present, the College of Agriculture and Food Science, or CAFS, continues to be the premier institution of higher learning in agriculture and food science, and remains committed to nation building through its instruction, research, and extension programs. In order to produce the best graduates, all of our courses are outcomes-based education, and continuous improvement of the curriculum is being practiced to meet the challenges of the 21st century. As testament of excellence, CAFS is constantly recognized by different organizations. In research, we continue to implement relevant studies with focus on the 12 priority commodities to address food security. Moreover, technologies are constantly developed to aid in responsible food production. Supplementing these are extension activities to disseminate the knowledge generated to improve food productivity and livelihood of the people.
We believe that present technologies will future-proof our food systems. Some of our notable developments are iDetect, Coraginam, Plant Health and Pest Clinic, Pest Management Tools and Techniques, Smarter Pest Identification Technology or SPETech, Snap Hydroponics, Drone Technology, Rapid Immunofilter Assay for Virus Indexing, Nanofertilizers Fertigrow, Formagrow, Nanobiosensors, Biochar. We at the College of Agriculture and Food Science will continue to promote and nurture a culture with innovative yet conscientious minds and cutting-edge skills to lead and serve the country and the region. We are one college with one goal towards sustainable food systems. The problems, pest invasions and outbreaks, crops diseases, massive use of pesticides, food security policies, confusing field practices. While Philippine agriculture has been a major arm of the government in achieving its long-term goal of food sufficiency, its objectives can only be attained fully in partnership with a strong pest management institution. The answer: the National Crop Protection Center. The National Crop Protection Center. The remnants of Rodent Research Center in 1968 paved the way for the establishment of the National Crop Protection Center on May 19, 1976, by virtue of Presidential Decree 936. Its founder, Dr. Fernando F. Sanchez Sr., exerted all efforts in expanding the rodent studies into more comprehensive pest management programs by forming teams of experts in rice, corn, vegetables, pest surveillance and forecasting, plant quarantine, pesticide chemistry and toxicology, and training and extension. Thus, the center's existence has been strengthened to provide solutions to the country's pest problems by developing, adopting and extending appropriate pest management technologies to farmers and formulating appropriate recommendations for use by government policymakers. An advisory board spearheaded by the Department of Agriculture served as guide in pursuing the goals of the center. After 12 years of clustering, the UP Board of Regents approved the restructuring of the College of Agriculture, renamed it as College of Agriculture and Food Science, and dissolved all clustered units and institutes to form independent units, again including NCPC. Today, the center rises up as a center of excellence in pest management with its new leadership and experts that would continue the works and realize the vision of world-class excellence in crop protection and pest management. The center stands alongside premier UPLB institutions at the Agricultural Science Park of the University of the Philippines, Los Baños. NCPC is headed by a director, deputy director, and division heads, supported by a number of research and extension staff, and backed up by administrative personnel, unified by the standing goal to support agriculture programs to ensure food security, environmental sustainability, and the upliftment of the general public's quality of life. The staff work together harmoniously with each other and devotedly pursuing productivity. Researchers occupy laboratories with cutting-edge equipment to support pest management researches in the fields of plant biosecurity,
Pest Management, Pesticide Management, and Public Service. Extension services are also active components of public service. Technical services are focused on plant health clinic, the quick response team, wherein NCPC addresses serious pest problems through quick response to pest outbreaks. The center also caters to pesticide residue analysis and pest database management. NCPC leads in national research and development programs with solid international and local partnerships, regional crop protection centers, Department of Agriculture, regional field offices, Bureau of Plant Industry. The center's advisory board members that continue to provide guidance in the performance of its RDE functions are respected and well-accomplished institutions. NCPC strengthened and dynamic researches, human resources, and multi-institutional collaboration continue to meet the needs of various stakeholders, including the academe, LGUs, farmers, policymakers, and other government institutions. Welcome to the National Crop Protection Center. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, everyone. Loud and clear po ba ako? Opo, good morning po. Okay, thank you. So, welcome po sa unang bahagi ng NCPC Webinar Series 2021 na may temang Management of Onion Armyworm, kung saan ibabahagi sa atin ng mga researchers at scientists ng National Crop Protection Center kung paano kikilalanin, susubaybayan at pamamahalaan ang harabas ng sibuyas. Ang webinar po na ito ay bahagi ng regular activities ng aming center na magbahagi ng mga kaalaman ukol sa pamamahala ng iba't ibang peste at sakit ng mga halaman. Ako po si Randall Candano, isang researcher sa NCPC, ang inyong MC para sa webinar na ito. At muli po, welcome sa unang bahagi ng Management of Onion Armyworm Seminar. Last week po, and I hope nakapanood kayong lahat, nagkaroon kami ng seminar tungkol sa butterfly farming na pinangunahan ni Dr. Bonifacio Cayabyab at Mr. Genaro Katimbang. Sa webinar na ito, nalaman natin ang iba't ibang practical na paraan kung paano makakapagparami ng butterfly at kung gaano kalaki ang potential ng butterfly farming na maging pangunahing pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, ang butterfly farming ay isang napakagandang negosyo dito sa Pilipinas na maaaring pagsimulan ninuman ngayong panahon ng pandemic. At sa araw pong ito, muli mula sa mga paru-paro ay tutungo naman tayo sa malapit na kamag-anak ng mga paru-paro at ito ay ang harabas ng sibuyas. Kung ang paksa po sa naunang seminar ay maaaring makatulong sa ating kabuhayan, ang susunod naman pong paksa ay nakakaapekto naman sa kabuhayan ng ating mga magsisibuyas, lalo na yung mga magsisibuyas natin sa bahagi ng Central at Northern Luzon. Kaya ating pungtunghayan ang mga ibabahagi sa atin ngayong umaga ng mga eksperto ng National Crop Protection Center. Paalala lamang po na ang webinar na ito ay maaari niyong mapanood sa tatlong platforms. Dito po sa Zoom at live din po tayo sa NCPC YouTube channel at NCPC Facebook page. At para po sa lahat ng sumusubaybay sa Zoom, please pakimute lang po ng microphone at maaari po kayong mag-message o magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng Zoom Q&A tab o Facebook at YouTube section. At para po
formal na simula ng ating webinar, pakinggan po natin ang paunang mensahe ng aming director, ang director ng National Crop Protection Center, Director Melvin D. Ebuenga. Sir Melvin. Maligayang pagbati sa inyong lahat at welcome sa webinar na ito. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa pandemyang iniiral sa kasalukuyan. Kagaya ng maraming institusyon ngayon, ang NCPC ay tumutugon sa hamon ng pagbabago at gumagawa ng mga kaparaanan para manatiling matatag at nagagampanan ang pagsilbi sa ating mga magsasaka sa kanilang mga problema sa peste at mga sakit ng halaman. Maraming salamat sa Department of Agriculture, sa Department of Science and Technology, sa UP, at iba pang funding agencies na patuloy kami sinusuportahan sa pagtuklas namin ng mga bagong kaalaman sa pagsugpo ng mga sakit at peste ng ating mga pangunahing tanim. Sa umaga ito, aming ibabahagi ang mga bagong kaalaman at pamamaraan upang masolusyunan ang pangunahing problema sa sibuyas, ang Union Armyworm o Harabas. Ito ay ibabahagi sa inyo ng aming mga siyentipiko at eksperto sa umagang ito. Sila ang gumugol ng mahabang panahon ng pananaliksik para matulungan ang mga magsisibuyas sa pagsugpo ng harabas. Nawa ay marami kayong natutunan o matututunan sa inyo at inyong magamit sa inyong pagsasaka at inyo rin maipamahagi sa iba pa na nangangailangan ng mga ganitong impormasyon. Sa ganitong paraan, tayo ay uunlad at makakatulong sa pag-asenso ng agrikultura ng Pilipinas. Muli, maligayang araw sa inyong lahat, manatiling ligtas at mabuhay tayong lahat. Maligayang pagbati. Maraming salamat po, Sir Melvin. Gusto ko lang pong ulitin yung ilan sa sinabi ng aming director. So, ang NCPC po ay laging nakahanda na tumulong sa ating mga magsasaka at iba't iba pang stakeholders. So patuloy po kaming gumagawa ng pagsasaliksik upang tumuklas ng iba't ibang panibagong pamamaraan kung paano mapapamahalaan ang mga peste at sakit ng mga halaman. At maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo. At bago ko po tawagin ang ating first speaker, may I request everyone to open your video para po sa ating photo op. At kung nandito na po ang lahat ng ating speakers para sa umagang to, pakasuyo pasama na po sa photo op. Paki-on po ng inyong mga video. Ay, hintayin lang natin mag-on ng video yung iba. Okay. Sige po. 1, 2, 3. Smile. Okay, isa pa po. 1, 2, 3, smile. Okay. Next po. 1, 2, 3, smile. And lastly, 1, 2, 3, smile. And po. Okay na po. Thank you very much po sa inyong lahat. Okay, tingin ko po ay ready na tayong lahat upang makinig sa ating mga speakers. At para po malaman na natin kung ano ang Onion Armyworm o yung tinatawag na harabas ng sibuyas, paano ito nabubuhay, gaano ito katagal nabubuhay, at iba't iba pang basic information tungkol sa Onion Armyworm, narito na po ang ating first speaker. Ang ating unang speaker po ay isa sa mga career scientists at researcher ng National Crop Protection Center,
College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños. Pinangungunahan niya ang pananaliksik tungkol sa integrated pest management, pest biology, at biological control ng iba't ibang peste ng mga halaman. Samahan niyo po akong i-welcome ang ating unang speaker, walang iba kundi si scientist Marcela Navasero. Ma'am Selly, pwede na po kayong mag-present. Maraming salamat, Randy. Sa umagang ito, tatalakayan natin ang tungkol sa onion armyworm, particularly mga biological studies na ginawa namin ng grupo. Ang mga kasama ko dito ay si Randolph Tandano, ang ating MC, si Jerry A. Rigos, Municipal Agriculturist ng Nueva Ecija, si Melissa Montalvo, isa rin speaker ngayong araw na ito, at si Joy Mendoza. In 2016, nagkaroon ng first outbreak na onion armyworm. Ma'am Selly, medyo mahina po yung audio nyo. Sige, saglit lang. Okay na, malakas na, Randy. Ayan, mas maganda po yung audio nyo ngayon. Thank you. So, moving on. In 2016, the first outbreak of Spadoptera exigua habner was reported in the provinces of Tarlac, Nueva Ecija, and Pangasinan, alarming farmers, consumers, and local government units. Some LGUs declared state of calamity due to the pest, and about 1.6 billion pesos loss in about 600 hectares affecting 5,000 farmers in Nueva Ecija alone were reported. Some farmers abandoned their onion fields and because chemical control failed to stop the outbreak. Ma'am, sige, kapag-share na po kayo ng inyong presentation. Naka-share na, Randy. Sige, sandali lang po. No, i-figure out lang po natin. No, kasi wala po kami nakikita ang PowerPoint sa screen. So, 1 minute lang po. Okay na? Currently sharing po yung screen nyo. Hintayin lang po natin. Okay na po. Meron na pong PowerPoint. Salamat po, Ma'am Selly. Okay. Thank you din. Moving on again. Essex swigga is a polypagous pest infesting vegetables, feed crops, and ornamentals. It is commonly known as asparagus worm, caterpillar, Verseme armyworm, lesser armyworm, cotton worm, inchworm, lesser armyworm, pigweed caterpillar, small motted moth, sugar beet armyworm, and onion armyworm. It originated from Southeast Asia and became cosmopolitan in distribution. It attacks more than 90 plant species in at least 18 families throughout North America. Our general objective is to better understand the biology and ecology of onion armyworm,
necessary for the development of IPM options for these pests. Specifically, we studied the life history of onion armyworm on onion and other host plants, gather basic information on the feeding habits on various host plants, and investigate some behavioral characteristics in relation to mating, oviposition, fecundity, and to observe population fluctuation in onion agroecosystems. We also determine alternative host plants of onion armyworm, collect and document feeding damage, assess suitability as alternative food source. We also determined natural enemies of onion armyworm, collect and document symptoms of parasitism, predation, or disease epizootic effect, and to do preliminary assessment of efficacy of predominant natural enemies. In the life history studies of Spodoptera exigua, we plant the host plants in the greenhouse and in the field. We do collecting and establish net cages, light traps, and pheromone traps in the field. And the output in the life history studies include developmental and post-developmental periods, fecundity and longevity, feeding, molting habits, mating, oviposition behavior, and distribution of the pests. For the alternate host plants and natural enemies of exigua, we did survey collection and documentation of alternate host plants in the field. We also document natural enemies also collected from the field. We did herbarium collection and laboratory testing of different host plants, preservation and laboratory testing and efficacy trial. The output of this are the following: the name of host plant, place and date of collection and plant parts affected, identification and mass rearing of natural enemies. So in the field, we do not only see onion armyworm in the onion fields and surrounding plants or weeds. Aside from Spodoptera exigua, common pests in the onion fields are as follows: the Helicoverpa armigera, this one. The common cutworm or Spodoptera litura, the corn semi-looper, Chrysodeixis aerosoma. For our onion armyworm, this is the life cycle of the onion armyworm. It consists of the egg and the six larval stages, including the prepupa, the pupa, and the adult stages. So in onion, the life cycle of the pest consists of six larval instars. And this is the egg mass as it was laid in the field. It was covered by cottony, whitish silken threads. And on the left, some egg masses are sparsely covered by cottony substance. This is used as protection for the eggs. So the eggs are laid in cluster. And these are the different larval forms of the onion armyworm. Highly infesting the onion plants. So we can see at the height of the outbreak in 2016, different color forms of the onion armyworm larvae. We have the green forms, the flock forms, and somewhat pinkish or yellowish forms of the larvae. What is unique in this pest? It grows and feeds inside the leaf tunnels of the onion leaves, and all the stages of the larval period, starting from the first instar, including pupation, are
spent inside the tunnel of the leaves. But sorry for that. But ordinarily, pupation occurs in the soil, as you could see in this picture. For the duration of the different larval periods, including pupation, when the larvae are grown in onion or allium cepa, it is quite longer, especially in the first instar, wherein it is about 4 to 5 days in the male larvae and 3 to 5 days in the female larvae. Why is this so? This is because as early as the first day of hatching, the first instar larvae enters inside the tube of the leaf. And of course, considering the small size of the larva, medyo mahirap ang trabaho. So before they can feed fully, it takes a longer time. But upon molting into the second instar, the duration is quite shorter, 1 to 3 days and 2 to 4 days respectively. But the longest duration occurs in the fifth and sixth instar, of about 2 to 6 days or 3 to 5 days for the male, and a little bit longer in the female, 2 to 6 and 4 to 5 days, for a total of 14 to 17 days for the male and 6 to 8 days for the female. So if we consider the total developmental period, which is from the egg to the adult, it may take about 22 to 27 days for the male and 22 to 28 days for the female. In another host plant, Allium fistulosum, ito yung ating leek na tinatawag, which is grown all year round in San Jose, Nueva Ecija. We observed that there's also a 6 instar additional larval stage, the 6 instar, but only few individuals underwent this stage, na? But and again, the total duration is a little bit similar, 23 to 28 days for the male, 22 to 26 days for the female. In another host plant commonly planted in Nueva Ecija, which is rice, we observed that onion armyworm completed its development in this host, but the development time and survival of the pest is shortened, 24 or is lengthened, I should say, 24 to 28 days for the male and 24 to 25 days for the female, but we observe excessive mortality. In a species of weed, Trianthema portulacastrum, which is also a common weed in onion fields in Nueva Ecija, we observed that the onion armyworm spent only 5 instars. So in the total development period is shortened also, which is about 16 to 20 days for the male and 16 to 19 days for the female. This is attributed to the lack of the 6 instar.
This is because they're feeding, as you can see, Trianthema portulacastrum is a broadleaf weed. So our onion armyworm feed externally on the leaves of the this weed. So there is no difficulty in feeding. So as you can see, the first instar is only about 1 to 2 days until the fourth instar. The only longer stage is the fifth instar, where feed it took about 3 to 4 days for the male and 3 to 5 days for the females. In another broadleaf host plant, Ricinus communis or our castor, we also observed that our Spodoptera exigua spent 5 inserts only, and development time is shorter but longer than on the Portulacastrum. It is about 21 to 25 days for the male and 20 to 24 days for the female. Graphically, we could observe that there are really differences in the development of Spodoptera exigua larvae on the different host plants. So corn is not included here because of excessive mortality during the larval stages. So they're not included in the statistical analysis. Only our communis, Pistillosum, Allium sepa, and T. portulacastrum, and only the 4 host plants. So as you could see, in the first instar, there are significant differences. So shortest in T. portulacastrum, as well as in the second instar, up to the fifth instar. So since only Allium sepa and Allium fistulosum had 6 instar, statistical analysis was not conducted also. But in terms of total larval period, there are significant differences, as you can see in the graph. No significant difference in the pupal stage. But for the egg or the total development period from the egg to the adult, there are significant differences among host plants. In terms of post-developmental period, which consists of pre-oviposition, oviposition, and post-oviposition periods, fecundity and survival of S. exigua on the different host plants used, we observe no significant differences in the pre-oviposition period, but significant differences occur during the oviposition period, where corn is the least, where females where the number of days where the females oviposited was shortest in corn. Again, during the post-oviposition period, there was no significant differences among the host plants. But in terms of the number of eggs laid, as per the number of egg masses, again, there are significant differences. The highest number of egg masses were observed on A. pistillosum, A. sepa, and T. portulacastrum, followed by R. communis, and least in Siamese.
in terms of individual eggs per cluster, total number of eggs, there was no significant differences among the host plants except in corn, where only a few eggs were recorded, about 165, as compared to more than 1,000 on the other four host plants. But in terms of longevity, again, there are significant differences. The longest survival in days was in A. allium sepa and P. portulacastrum for the males, and only P. portulacastrum in the females. This is the trend in the past oviposition periods. There is no significant difference, as I've said, in the pre-oviposition period, but significant differences were observed in the oviposition periods. But in post-oviposition, there is no significant differences. In terms of egg masses, again, there are significant differences in the egg masses and as well as in the number of eggs. For the longevity, there is no significant differences in the males, but significant in the females. When we had proximate analysis of the different host plants, we found out that Allium sepa had the lowest percent protein content, but highest in Siamese. In terms of crude fat, again, Siamese is the highest. But in total sugars, Allium sepa is the highest. And crude fiber is very high in Siamese, but low in moisture content, and the highest in percent as. It appears that based on proximate analysis, the crude protein is not a factor, the crude fat is not a factor, but the crude fiber is a factor. Corn is very high in crude fiber, so matigas ang dahon, so especially the really hot larvae, they hardly eat on the leaves of corn, so affected ang development. So all the rest, succulent ang leaves. So yung deficiency in the crude protein and other biomolecules compensated sa dami ng nakakain nila. So ito yung mga salient observations during our biological studies in the field. So early instar larvae, this one, initially they feed externally and before they enter into the hollow tube of the leaves. And when you slit open the hollow leaf, you would see that all the frass are deposited inside. But when the larvae are big enough, they get out from the wall and feed outside. And the feeding damage is gross already,
So if one 5 centimeter long piece of onion leaf is enough for an early instar larvae, for a 5 or 6 instar larvae of onion armyworm, about 5 pieces are needed by the larva. So we also observe molting in the lab. So ibang-ibang itsura ng newly molted larva ng onion armyworm as expected. Green na green siya at medyo kulubot ang balat. And after molting, kumakain na rin agad siya. And here are, pag hindi na, pag mature na yung kwant, binabalot niya yung katawan niya, nagko-contract na siya, ayan o, oh, binabalot niya yung katawan niya nung frost at saka uneaten. Pero pag itinanggal mo siya, ito yung itsura ng prepupa. So, pag ang prepupa nag-molt na into pupa, etong itsura niya. So, greenish pa siya, ayan. At pag fully sclerotized na siya, ito na yung itsura ng pupa ng ating onion armyworm. So, ito naman ang paired adult ng ating onion armyworm. So, viewed under the microscope, dorsal aspect, ito yung ventral aspect. So, ang pinapakita natin dito ay ang kasalukuyang nangingitlog na female. Kung makikita nyo, sunod-sunod niyang nilalagak ang kanyang itlog. Kaya makikita natin, cluster siya. Ito, cluster siya sa leaf. Pero itong egg cluster na to, nagsisimula ng mag-hatch. So, nung kasigsahan ng infestation in 2016, ito ang itsura ng mga onion fields. Merong fields na mas malala pa dito. Kaya nga yung iba, inabandon na yung mga tanim nila. So, ayan ang kahitsurahan ng mga ibang pag hindi masyadong infested. Ito yung close-up ng damage ng iba-ibang at maraming individuals ng larvae sa isang puno ng onion. At ito ang itsura pag na-topple down na ang mga onion due to larval feeding. So, ito pa yung na-damage na field. So, sa isang farm na hinarvest ng farmer ang mga dahon na ng tanim niya na maraming uod, binigay niya sa amin kala 1/4 of a sack yata yun. So, we quantify the number of larvae, prepupa and pupae of onion armyworm na nakolekta, and sa nakita namin, 28% or 29% ay kana 5th instar, 26% ay 4th instar, 3rd instar, again, so wala nang 1st instar. So may mga ngilan-ngilang prepupa at pupa na kasi nakalipas na yata ng mga 2 to 3 days nung makuha namin yung sample. So dun sa pinag-harvestan, tinignan din namin kung hanggang saan o gaano ang nagpupupate sa lupa. Kinwadrat-kwadrat namin ito. At ito yung pinagbuntunan nung ginatas na dahon. So makikita natin dito, may mga larva pa. Pag hinaluwas mo yung dahon, may mga larva pa. This is, I think, 7 days after harvest. Nakita namin, buntun-buntun ang pinag-harvestan. So,
kinwadrat namin at tinignan. So, nandun pa yung mga larvae and nagdig kami. So, dun namin nakita may mga pupa na. May mga pupa. Ayan. And nung i-quantify namin, ayan ang mga pupang nakolekta namin doon sa pinag-harvestan. So, ang ibig ko lang ipunto dito, yung practice ng farmer na paggigitas during harvest na binubuntun lang sa field, yung pinaggatasan tapos iiwanan na, doon din nagpupupate. Very conducive yun sa pupation ng larvae na nasa loob ng dahon ng onion. Ano? So, nung i-quantify namin yun, ano, so 8 days after harvesting, majority ay pupa na. Meron pa rin pre-pupa at konting larva. So, nung tignan namin kung ano-ano ang host plant ng onion armyworm sa lubat and other places, sa Nueva Ecija, I mean, and other places, umabot pa kami hanggang Ilocos. So, common sa lahat ng areas, itong Trianthema portulacastrum. Ano, ito yung common weed sa onion field. And sa review of literature na ginawa namin, wala pang reported na host plant ang Trianthema portulacastrum ng S. exiguan. So, this is a new record for the Philippines. Ano pa itong mga new records? Acranthes aspera is also a new record. So, yung Amaranthus hypochondriacus, so ito, reported siya sa Plantwise Knowledge Bank. But Amaranthus viridis, it is a new record. At yung ibang other host plants ay taken from Plantwise Knowledge Bank. So, ang Allium sepa, Allium fistulosum, Allium sativum, matagal na siyang recorded as a host plant. So, sa Philippines, hindi po new record ang onion as host plant ng ating... Ma'am Sally, sorry to interrupt po. Medyo humihina po ulit yung audio niyo. Thank you, Randy. So, asparagus at saka, ayan. At tinignan din namin, common kasing nakatanim sa NCPC itong Basella alba, tinest namin sa laboratory, kinakain din siya. So, mga brassicas, known host plants na po ang mga ito ng Spodoptera exigua. Pero yung weed na Comelina benghalensis, new record po siya sa Pilipinas. Ayan, ang Mamordica charantia, new record din siya. Ang nutgrass o Rhynchocosphora colorata, new record. So, ayan ang mga iba pang reported host plants niya. At meron pang isang new record, yung Malugo verticillata o Malugo pentaphylla. So, for verification pa po ito. So, ito ang pictures ng mga common host plants. Yung sinasabi nating Trianthema portulacastrum, ito yung kantataba o tabukol sa mga Ilocano. Ang Acranthes aspera, ito siya. Ito yung kumakapit at makatip pag kumatikit sa ating balat. So, Amaranthus viridis at saka Comelina benghalensis, Cinedrella nodiflora and Tagetes ST, ang ating Ampalaya, at Cyperus kilingia, ang Centrosema pubescens, at saka Bigna unguiculata. So, pati rin ho Eleusine indica,
host plant siya dito sa Philippines. So new record po siya. Is pati Rotboelia concinchinensis. Ito yung mga egg masses ng Estodoptera exigua. Nangingitlog po ang adults sa kanito. Kinakain din po ng emerge or hatched larvae ang dahon ng Rotboelia concinchinensis. So, yung Ludwigia perennis din, sigang dagat, ang tawag dito, ayan, common host plant. Yung malugo, common weed ito sa pathway ng NCPC, host plant din po siya ng ating Spodoptera exigua. So, other host plants are also ang ating sili, ayan, mais at ang Allium fistulosum at including rice, carrot, garlic and okra, cabbage, cauliflower, broccoli and spinach, celery, asparagus, coriander and lettuce, soybean, common bean, cowpea and pea, tomato, eggplant, tobacco and potato, white jute, watermelon, common melon and strawberry, cotton, sunflower, banana, daisy, rose, chrysanthemum, alugbati, sweet potato, kangkong, mustasa, bataw, mung bean, big narajata, and winged bean, gabi, mulberry, castor plant, and ayun, sa mga host plants po na pwedeng mag-survive ang ating Spodoptera exigua. And last 2 years ago, nakolekta rin po siya sa common ornamental dito sa Los Baños, yung aster. So, kinakain niya ang young leaves and young floral buds po ng aster. So, during the survey also, we collected in the field larvae infected by metarhizium. At ito ngayon ang pinagkakaabalahan namin ni Miss Melissa Montecalvo. Siya yung magre-report mamaya tungkol sa mga efficacy testing na ginagawa ng grupo led by Miss Melissa. So, siya na po ang bahalang magre-report na ang initial collection po ay nakolekta namin sa Nueva Ecija. So, ito ang itsura ng larvae infected with metarhizium. Ayan, ito yung pure culture. So, nakakolekta rin po kami in the field ng NPV. At ito ang early stage. Yung iba, early stage of infection pa lang ng NPV. Yung iba, nag-burst na. Ano pa? So, sinasabi natin na ito yung ideal stage for collecting and harvesting NPP. We also observe an ichneumonid parasitoid, pero very limited po ang collection namin and we were not able to mass produce it. Yung NPP na mass produce po namin, pero ito hindi. So, meron din kaming na-collect ang Telenomys species. So, ayan. Wala pa rin pong nag-aaral nito. And ito yung mga selected references. And we would like to thank the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, for the research fund from July 2017 to June 2019. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Sally. Thank you for sharing this information. So from scientist Marcela Nabacero, natutunan po natin ang iba't ibang klase ng armyworm, hindi lang po yung armyworm. And based sa kanyang presentation, na laman natin na magkakaiba ang haba ng buhay ng onion armyworm
depende sa kanyang kinakain. Magkaiba rin ang haba ng buhay ng lalaki at babaeng onion armyworm. So napaka-importante ng mga information na to. So una, dapat properly identified natin yung onion armyworm or any pest in particular, kasi ito yung magiging basis natin kung anong control measures yung ating i-apply. Okay, so na-share din sa atin ni scientist Marcela Navacero yung iba't ibang host plants na kinakain ng onion armyworm. And I'm sure na surprise kayo dahil napakarami ng halaman na kinakain ng onion armyworm. So again, maraming salamat, scientist Marcela Navacero. And para po sa ating mga participants, please reserve your questions later kasi meron pa tayong dalawang presenter for this morning. So after po nung dalawang speakers pa natin, tayo magkakaroon ng open forum. Okay? So ang susunod po nating speaker ay isa sa mga entomologists ng National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños. Ang ilan sa kanyang field of interest ay epidemiology, integrated pest management, and application of modern technologies for site-specific pest management. Siya po ang isa sa pamunahing researcher sa NCPC na nag-aaral sa paggamit ng unmanned aerial vehicle o mas kilala sa tawag na drone para sa monitoring ng iba't ibang peste ng halaman. Bahagi din po siya ng Technical Working Group for Garlic, Onion, and Shallot, Philippine National Standards ng Department of Agriculture PAS. At siya din ang coordinator ng NCPC Technical Support and Advisory Services. So matapos po nating malaman yung iba't ibang basic information tungkol sa onion armyworm, paano siya nabubuhay, gano'ng kahaba pa yung buhay, pupunta naman tayo kung paano natin i-monitor itong onion armyworm. At para po i-discuss ang Harmonia Harabas Monitoring and Advisory System, narito po si Mr. Gideon Aris Borgonio. Sir Gideon, nandiyan ka na ba? Yes po, magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa napakagandang introduction, Sir Randy. So, let me just set up po yung sharing screen. So, for a while lang po. Yan. So, kita na po ba? Yes, Sir Gideon. Kita ko na yung PowerPoint. Okay. Sige po, i-off ko na lang po yung video ko kasi medyo mahina po yung internet connection ko, no? So, para po hindi po masyadong mag-lag, i-off ko na lang po yung video ko. Okay, so magandang umaga po muli sa inyo lahat, no. Ang nakaatas po sa akin ngayon na i-discuss po or ibahagi po sa inyo ay ang Harmonia o ang Harabas Monitoring and Advisory System. So okay. So pero bago po ang lahat, gusto po muna ng ibahagi rin na ito po ay ano din po produkto ng DABAR funded project na pinamagatang Early Detection and Warning, Surveillance and Monitoring of Different Crops or Areas and Areas Affected by Onion Armyworm, Spodoptera exigua habner. Okay. So ito po ay naganap nung or kinondak nung from July 2017 to June 2019. Kasama ko po dito ang ating director na si Sir Melvin Ebuenga, si Ms. Sarah Jane Bimanaday, si Dr. Pablito G. Gonzalez, at si Sir Byron G. Gabiab. So, kasama po natin dito or collaborators po ang CLSU, RCPCs 1 and 3, DABPI, and at ang iba't iba pong mga Municipal Agriculture Office po sa Nueva Ecija. Okay. Next. So, bago po so po muna magbigay ng brief background sa pagtaya ng populasyon ng peste o sa pest population forecasting. So kasi po ito po yung insect population po kasi affected po siya ng host and ng environment
So, ngayon, ito po yung ating parang pinag take advantage para po makuha natin yung ano, parang ma-forecast po natin yung populasyon ng insekto. So, ayun po, dahil siya yung environment po ang parang nagde-determine, and the host environment ang nagde-determine ng kung gaano siya katagal mag-develop, kung gaano siya kabilis mag-develop sa susunod na stage. Ito po yung ating prinsipyo na parang yung tinitake advantage po natin, no? O yung ginagamit po natin to forecast po yung peste. So ngayon, gumagamit po tayo ng monitoring and surveillance and yung forecast po and records po ng ano, climate and ano, weather. So ayan po, no. Okay. So yung mga pamamaraan po na ito na ayon sa biophysical po na information ay makakapagbibigay po ng maagang babala o early warning po, no, para po maagapan po natin ang pagdami ng populasyon at masulit po yung mga hakbang sa pag-control tulad po ng mga pag-apply po ng pesticide. Matatiming po natin na maayos kung kailan ba mas effective yung pesticide, kasi kadalasan ng pesticide mas effective siya pag mga early instars, di ba po? So ngayon, yung alam na natin kung kailan lalabas yung mga bawat yugto ng buhay ng insekto o ng onion armyworm natin, ay matatiming po natin na maayos. Kasi yung iba, di ba parang sa experience natin, sa nakita natin, mga farmers halos parang every 3 days na nagsispray ng ano, or parang minsan araw-araw pa nagsispray na ng ano, ng lason, no? So parang masyado po magastos. So in the long run, parang mas mababawasan po yung gastos natin sa production pag tama po yung paggamit natin ng mga control measures. Ay, okay. Lumaya to man join. Your next class is when on Sorry. Okay. So ayun po to. So ito po yung framework ng ano, pest forecasting na ginagawa po natin sa NCPC, no. So una pong bahagi or unang activity yung surveillance. So ito, dito papasok yung monitoring and yung paggather po ng mga inputs natin na data, like yung mga weather data po. Then pinapasok po natin to sa ating mga population models. So dito po pinoproseso natin yung mga nakuha nating impormasyon, and then pag na yung mga resulta mo nito ay ipinoporma po natin sa isang advisory na meron mga laman na kung gaano po yung in-expect or yung potential po na populasyon ng insekto o ng peste sa isang area, and kung paano po ito i-manage. So may mga recommendation po. Okay. So, ang population dynamics modeling po ay parang pag-simulate o panggagaya po sa pag-ikot ng buhay ng isang peste or ng isang insekto para masukat po natin yung pagdami nito, ano, sa isang takdang panahon. So, parang nasa-simulate natin yung potential na na population niya and number of generations in a span of time using yung forecasted na weather factor na importante dun sa life cycle ng ano, ng Spodoptera exigua. Okay, so bali dito po, no. Kung makikita niyo po. So ito yung mga nakita na laman natin kanina, 'di ba, yung kung gaano, kung ilang araw yung mga range ng development ng insekto, no. So ngayon, dito po, ito yung actual niya, no. So sa model po natin, ganito na po yung itsura niya. So kada kahon po, makikita natin yung inog ng buhay or yung stages ng life cycle ng Spodoptera exigua. Okay? So nandito rin po naka-input yung mga iba't iba pong ano factors, like yung mga pag-compute po ng calculate po ng ano ng minimum and maximum temperature para po matansya kung gaano kabilis o gaano katagal bago mag
bago makarating yung insekto from egg to adult. So yan po. Okay. So ito po mga ilang requirements po no, para ano sa pag model po no, sa pag so na kanina po na alaman natin dun sa diniscuss ni Ma'am Sally, yung mga duration for per stage, fecundity, mortality, survival, host plants, mga consumption rate. Yun po. So ito po yung mga ilan sa mga factors na ginagamit natin. So sa mga katanging physical naman po, yung temperature, yung rainfall amount, yung RH, dew point, climate and weather patterns, at iba pa po. So yung mainly po, sa model natin, ang ginagamit po natin ay yung temperatura. So yun po. So yung pagbabago ng ano ng temperatura. Okay. So ngayon i-ano na po natin, talakayin na natin yung mismong harmonya o yung farm level harabas monitoring and so ito ay isang decision support system na nagre-rely po no sa monitoring and sa forecast, sa pag-forecast po ng ano populasyon ng harabas. Okay. So ito yung basic framework niya. Okay, so ito naman po yung laman ng ano no nung or yung contents ng harmonya. Kasi parang ano to eh, parang sistema, parang protocol po or parang procedure po. So una po, dinidescribe yung purpose and scope. Pangalawa yung sinasabi natin yung or parang dinidescribe namin natin yung onion armyworm para kumbaga mas madaling yung magmo-monitor ay alam nila kung ano yung hahanapin, and then yung host plants alam kung saan hahanapin, and then yung monitoring na po na ano activity. Okay. So ang main purpose po ng ano nung nitong harmonia ay para ma-detect po yung unang pagdating ng onion armyworm po sa ating mga ano taniman, no. So para po makapaghanda tayo ng mga angkop na pamamaraan, makapaghanda tayo makabili, makapag-ipon na para sa mga pesticide o makabili ng mga pesticide na kailangan. O makapag may schedule na natin kung ano mga dapat natin gawin, no. And para may timing po nang tama yung pag-apply din ng pesticide. Okay? So ito pong ano description ng life cycle, ito po ay naibahagi na kanina ni scientist Celina Basero. So yan po. Yan po yung hahanapin natin, no. So pati po yung mga host plants to, ilan lang po sa mga host plants na nabanggit. And yun po, marami pa po, nasabi na po yan lahat ni Ma'am Sally kanina, no. Okay, so yung sa system naman po, so may ano po, no, may dalawang bahagi tayo, and meron din pong or meron ding ano mga dalawang bahagi at tatlong actors, no. So sa unang bahagi po, ang early detection, no. So ang mga actors pa natin dito ay mga ano farmers and mga or mga local agriculture technicians, yung mga nasa ano po no, mga coordinator po natin sa ating mga munisipyo. So yan po, so start monitoring o population. So tatrapping tayo using pheromone lure. So then pag may nakita po tayong pag may na-trap na male na moth, start na po tayo mag-monitor ng larva, no. So pag ano po, pag may nakita tayong 5 larva per 25 plants, so ano po, apply na po ng appropriate control. So kung wala pa, tuloy pa rin po ang tuloy lang po ng pag-monitor, no. So yun, sa susunod na bahagi naman po sa population forecasting, ayan, so pag may na-trap na po na ano, may nakita na, na-observahan na tayong male moth, ating mga traps, pwede na po natin simulan mag-record ng ano, ng paaraw-araw po na huli for 15 days. Then pwede po nating i-send yung recorded data sa amin, sa NCPC. Tapos doon na po namin sisimulan ang pag ang simulation and pag risk analysis and pagbibigay po ng population forecast advisory. Okay. So ito lang po, so sa unang ano po,
ito po yung unang impormasyon na kukunin natin, no, sa bago tayo magsimula ng ano ng survey. So ito impormasyon ng survey area. So una i-record natin yung ano sitio, barangay, kung saan lugar. Then yung importante rin po yung geographic coordinates, pero kung hindi po natin hindi po natin makuha, wala naman pong problema basta merong barangay. Cropping system, o monocropping ba to, multiple cropping, kung nagro-rotate ng crops, at ano ko po yung mga niro-rotate na crops. Tapos, alamin po kung ano yung pinakamalapit na weather station. Tapos, syempre po, pangalan, address, and contact information ng farmer. Tapos, mga abono at pesticide yun na ginamit. Halimbawa, kung ginamit, ano yung ginamit last year, o last ano, season, ano yung planong gamitin ulit ngayon. Okay. So para naman po sa mga materials na kailangan sa monitoring, no. Una, FPA registered na Spodoptera exigua pheromone lure. Okay? So pangalawa po, commercial moth trap, o kung wala pong ano, medyo mahirap kasing mahanap tong commercial moth traps na 'to eh. So kung wala po, gumamit na lang po ng lumang bote ng tubig na may takip, 5 to 6 liter capacity. So ito po nasa picture. Ito po pala mga ano to. Sorry po. At ito pong mga green na to ay mga, ito po yung lure, no. So para goma lang po yan na may ano. So iba't iba pong depende po sa brand. Para iba, carrier lang to eh. So maaari pong maging iba, pwedeng itong strip na tubing na to na yellow, pwedeng itong goma na green. Yun naman. Okay. So kailangan po natin din ng kahoy para po maitayo ang ating ano, ang ating trap, at mga alambre po, no, para ma-secure po natin yung lure tsaka yung ating ano A-frame. Okay po. So paggawa naman po ng ano ng DIY o do it yourself na ano moth trap, tawag po natin dito, no, bucket trap, no, bucket, BUCKET. So improvised na bucket trap. Gumawa lang po ng ano dalawang magkatapat na butas po sa bote, no. So mga tansyahin lang po natin mga 3.5 by 5 inches. So sa magkabilang tabihan po ng ano bote, pwede naman po nating i-adjust, paliitin kung depende po. Papasukin pa rin naman po 'yan kung maliit. Kung medyo maliit po yung bote, i-adjust na lang po natin yung size ng butas. Tapos sabitan po natin ng alambre yung takip para dito po natin maisasabit yung lure. Yan. Like this po. And then gawa po tayo ng maglagay po tayo ng ano tubig na may katamtamang sabon para lang po mapabula ito ng konti. So ang silbi po nito, no, ng tubig, dito po matatrap yung ano yung mga paru-paro. So para hindi sila makatakas o makalipad ulit. Diyan po, no. So ngayon sabit na po natin yung bote sa matibay na A-frame. So dapat po mas mataas yung bote sa tanim natin, no. Okay. So ngayon po, so for early detection po, so mag-setup po tayo ng traps mga at least ano 1 week before tayo magtanim, no. Tapos yung trap density po ay 1 trap per 1 hectare, so sapat na po ito. Gusto lang po natin malaman na kung meron na. And obserbahan po natin kada umaga yung mga traps kung may huli. So ang activity po ng ating mga moths ay ano, no, sa gabi po, no. So chill lang sila sa umaga, tapos sa gabi yan diyan na sila maghahanap ng mate. So, yun nga po palang ano, yung pheromone lure natin ay ano po ito, ano, parang pang-akit po. Parang may substance siya na pang-akit para sa mga male na moth. So in essence po, males lang po yung makukuha doon sa ano, sa in theory, males lang po yung mapupunta doon sa mahuli ng trap. Okay. So, yun po. Sa pagmamonitor, ito for early detection, ano. So sa ano po, no, pag na-detect natin na may ano na, may moth na o may paru-paro na, so mag-monitor na tayo for larva, no. So kada ano 3 araw
So sa kada isang hektarya po, pili tayo ng ano, so tatlong magkakalayong lokasyon na may sukat na 1 by 1 meters, meter no. So doon tayo maghahanap ng uod. So kapag nakakita po tayo ng ano, limang uod sa less than or equal to 25 na ano na mga sibuyas, ay ano na po, parang action threshold na po 'yan, no. So kailangan na po natin mag-apply ng FPA registered na pesticide o kung ano man pong kung organic man po, ano po, batay po sa populasyon na to, no. So depende po kung anong pwede natin gamitin. So ito po ay yung mga recommendation po sa mga insecticides, no, ay matatalakay po sa susunod na ano, ay sa ibang ano topics po, no, sa susunod na episode. Okay. So para naman po sa pagtaya ng populasyon, no. Yung mga ano po, recorded po natin na ano na catches ay input, gagawin po natin yung input or initial population sa ating simulation model para po ma-estimate natin kung gaano karami yung susunod na populasyon in the coming days at kung ilang henerasyon po o ilang ito kada kasi isang ganito yung orange po na niya, kada isang ganyan ay ito po ay parang validation po, no. So yung blue yung actual na populasyon tapos yung yellow yung simulated. Okay. So ayun po, so sa ang procedure po, kada 15 days po, sa loob ng 15 days po, araw-araw po nating i-record yung araw-araw po nating i-record yung ating mga huli, no. Tapos hanguin po natin ito, so i-discard na po natin yung mga huli sa isang araw para fresh po yung bilang natin, no. Bagong bilang na po yung gagawin natin. So dadagdagan po natin tubig kung kinakailangan o tapos palitan kung marumi na. Tapos yung ano naman po, yung lure, palitan din po natin yan, no. Pag, pero ayon sa nakasaad po dun sa label, no. Usually mga 14 days yung ano, yung parang nasa 14 days yung mga effectivity ayon dun sa pakete, no. Tapos yan po, pwede pagka na-record niyo na po, pwede na po ipadala yung tala sa ano, sa NCPC, then doon i-run na po namin, no, sa ano, sa aming para ma-compute po namin kung gaano kami yung estimated na ano na population po. Okay, so ito po yung example, no, ng advisory. So parang ganyan. So may mga recommendations po yan and parang timetable ng population. Okay. So bukod po sa ano, sa ano, tawag dito dun sa bucket trap, dun sa DIY na bote, maaari din po tayong gumamit ng iba pang ano, no, ng ibang traps, no. Like light trap, itong yellow sticky trap, so anong yung sweeping net, pwede po natin yung pang-monitor din ng larba, no. So iwas lang po natin yan doon sa ano, sa ating mga onion, tapos yun, pwede na po natin makita doon yung mga larba, no, sasabit na sila doon sa net. Okay, yun nga lang po ang kaiban, ang ano lang po, ang medyo disadvantage lang po nito ay kahit ano pong insekto o kahit butike, pwedeng tulad dito sa yellow sticky trap o ibon, no, pwede po mahuli dito. So ngayon kung hindi po natin gaano kilala yung ano, yung ating paru-paro ng onion armyworm, mahirapan pa po tayo mag decide kung ano yun, kasi usually mayroong mga ibang lepidopteran like mga cutworm, mga ibang armyworm na halos kamukha ng ano, onion armyworm. So at least yun pong mga sa ano po natin, dun sa Spodoptera exigua pheromone lure, ay at least merong
ano na ano, parang sigurado tayo halos na ano siya, onion armyworm. Okay. So itong delta trap na ito, equally effective din to sa ano po no. So ayon sa pag-aaral po, equally effective din to sa as ano as bucket trap, no? So halos wala silang pinagkaiba sa amount ng huli. So ayun, pwede niyo isabit dito yung ano, yung lure niyo. So yan. So ang advantage, pwede niyo na lang hilahin yung ano, yung sticky trap tapos palitan niyo o ibaliktad niyo. Tapos yan, hindi niyo na kailangan ng sabon o hindi, wala nang risk na matutuyo yung ano, matatabig para matapon, ganun. Okay. So ito pwede naman tong gawin, no? So gawa lang po ito sa corrugated na plastic. So, bali yun po. Doon po nagtatapos ang aking pagbabahagi. Salamat po ng marami. Thank you very much, Sir Gijon. Thank you for sharing the different ways kung paano natin mamomonitor itong harabas ng sibuya, so onion armyworm. And again, bakit mahalaga na magsagawa tayo ng regular monitoring nitong harabas ng sibuyas? Tandaan natin yung tatlong M na na-share ni Sir Gijon. Yung unang M, maagapan ang pagdami ng populasyon ng onion armyworm. Pangalawa, masulit ang mga hakbang sa pagkontrol. At pangatlong M, mabawasan ang gastos sa produksyon. And again, sa paggamit ng tinatawag na pheromone lure, so para dun sa mga participants natin na hindi familiar na sa pheromone lure, kapag gumamit kayo ng pheromone lure, ang mahuhuli nyo lamang po dito ay yung mga lalaking paru-paro. Okay? So muli, maraming salamat sa iyo, Sir Gijon. Kung may mga katanungan po para kay Sir Gijon, i-reserve po natin later. Okay? Ngayon naman po ay tutungo tayo sa ikatlong bahagi ng ating webinar. Ang susunod nating speaker ay isa ring university researcher. Siya ay isang plant pathologist mula sa National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños. Siya ay nagtapos ng kanyang Master of Science degree in Plant Pathology sa UP Los Baños. Ilan sa kanyang research interests ay mycology, post-harvest pathology, at integrated disease management. Siya ay nagkaroon na ng mga proyekto at kasalukuyang proyekto na nakafocus sa disease management at paggamit ng botanicals and microbial sa pagkontrol ng mga sakit ng halaman. Ang ating pong ikatlong speaker ay walang iba kundi si Miss Melissa Montecalvo. Ma'am Aiza, pwede na po kayo magsimula ng inyong presentation. Maraming salamat, Sir Randy. Akin na po ang i-share ang aking screen. Dali lang po. Sandali lang po. Nakikita niyo na po ba ang aking presentasyon? Yes, Ma'am Aiza. Okay. Umpisa na po ako. Ang pamamahala po sa peste ng taniman ay mas epektibo kung tayo po ay gagamit ng iba't ibang pamamaraan. Ang aming pong research team ay nananaliksik ng mga alternatibong pamamaraan ng pagsugho ng mga insekto maliban po sa paggamit ng mga pestisidyo. Ang paksa ko po ngayong araw ay ang pamamahala sa harabas gamit ang mga botanicals at mga kaibigang mikrobyo. Akin din pong ibabahagi sa inyo kung ano po ba yung mga naging resulta ng aming mga eksperimento. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Melissa, isang researcher mula sa NCPC. Ito po ang outline ng aking presentasyon.
atin pong tutunghayan kung ano po ba yung integrated pest management. Atin din pong alamin kung ano ba yung mga botanicals at yung mga microbials na maaari po natin gamitin laban sa harabas ng sibuyas. Ano po yung mga bentahe o yung mga advantages at yung mga limitasyon sa paggamit ng mga ito. Atin din pong tatalakayin kung paano po sila nagdudulot ng pagkamatay at infeksyon sa insekto tulad ng harabas. Ito po yung tinatawag nating integrated pest management o yung IPM. Ito po ay isang konsepto at sistema ng epektibong pamamahala ng peste sa taniman. Isinasaalang-alang po dito yung mga available na plant protection methods. Mainam po na tayo ay mag-umpisa sa mga healthy crops at gumamit ng mga iba't ibang pamamaraan tulad ng pest monitoring na siyang engineer po kanina ni Sir Gideon. At yung cultural control naman, katulad ng site selection, sanitation, and rotation, na ito po naman ay isi-share ni Sir Rolly Pagadua ng CLSU next week. At yung physical control gamit ang weeding, trapping, yung biological control gamit yung mga microbials, natural enemies, at yung chemical control naman po, yung organic at systemic insecticides, ay pwede naman po natin itong gamitin upang maiwasan ang mapinsalang epekto ng mga peste at ang mga risks na associated po sa non-target organisms sa tao at sa kapaligiran. Ang paggamit po ng iba't ibang mga strategiya ay masasabi po nating cost-effective at atin din po ito maiiwasan yung pag-develop ng tinatawag nating pesticide resistance dulot ng maling paggamit ng mga pestisidyo. Sa pamamahala po ng harabas sa sibuyas, may pag-aaral na po na gumamit sila ng botanical insecticide na ang active ingredient po ay yung azadiractin at yung matrin. Samantala naman po, may mga kaibigang mikrobyo tulad ng bakterya, amag, at virus na mabisa din po laban sa harabas. Ano po ba itong botanical insecticide? Ito pong botanical insecticide ay mga pestisidyo na tinatawag na natural insecticides sapagkat yung kanilang active ingredient ay naturally occurring chemicals na nagmula po sa halaman. Ito ay magagamit po natin sa IPM sapagkat ito ay epektibo laban sa mga peste tulad ng harabas. Yung nabanggit ko nga po kanina, yung azadiractin ay nagamit na po laban sa onion armyworm. Ito po ay nagmula sa neem. At kapag ito po ay nakain ng insekto, yung kontaminadong parte ng halaman, ay nagkakaroon po ng stomach poisoning. Ito rin po ay isang antioxidant at insect growth regulator. Yung isa naman po na matrin na isang active ingredient ay galing naman po ito sa medicinal plants na umaatake po sa central nervous system ng insekto kaya ito ay nagdudulot ng motion imbalance. Dumako naman po tayo dun sa microbials o yung mga mikrobyo, kaibigang mikrobyo. Ito po ay tinatawag na entomopathogens. Nariyan po yung bacteria, yung virus, yung amag at yung nematodes na may iba't iba po silang pamamaraan ng pagdulot ng impeksyon sa peste. At ipinapakita po dito sa picture ang uod na nabalutan ng amag na Metarhizium anisopiae. Ayan po, dark olive green. At doon naman po sa baba ay makikita nyo po yung nabalutan, uod na nabalutan ng Metarhizium rileyi. Isang species din po ito ng Metarhizium. At dito naman po sa gitna, ay makikita nyo yung mga uod na namatay dahil sa isang virus, yung SEMNPV. Paano po ba ito nagka-cause o nagdudulot ng infeksyon sa insekto? Meron pong dapat makain tulad ng bakterya at virus. Samantala yung amag naman ay hindi po kailangan kainin ng insekto sapagkat ang binhi po nito o yung tinatawag nating conidia ay maaring dumikit at tumubo dun sa balat ng insekto. Ang mga nematodes naman, ayan po, ay maaaring po itong pumasok sa mga natural openings, katulad ng bibig at yung spiracles, at meron din po silang katulong na bakterya upang magdulot ng impeksyon. Ang pagiging familiar po
sa mode of action, dun sa host range, at ibang aspeto pa ng entomopathogens ay magandang magamit po natin sa management ng harabas. Ito po yung sa bacteria. Paano ba nagdudulot ng infeksyon ang entomopathogenic bacteria? Sa bacteria po, katulad na nabanggit ko kanina, kailangan po itong makain ng susceptible na insekto. At ang common po ng mga entomopathogenic bacteria ay yung bacillus, pseudomonas, at yung serratia. At kapag nakain po ang bacteria nitong uod, yung alkaline conditions po doon sa insect gut ay nag-activate po ito ng mga toxic proteins na nagre-resulta doon po sa mid-gut paralysis at cell lysis. At kalaunan ay magre-resulta po ito sa pagkamatay ng insekto. Dumako naman po tayo doon sa tinatawag natin entomopathogenic fungus o yung mga kaibigang amag. Ito po ay kadalasang broad yung kanilang host range. At ang Boveria, Metarhizium, Isaria, Hirsutella, ang mga karaniwang entomopathogenic fungi na nagdudulot ng infeksyon sa insekto, lalo na po kapag favorable yung conditions. Yung binhi po o yung conidia ng amag ay datapo at tutubo doon po sa cuticle, then papasok po siya sa loob ng insekto at sa pamamagitan po ng enzyme degradation at mechanical pressure. Papasok po yung amag sa loob ng katawan ng insekto at gagamitin po nito yung sustansya ng insekto upang lalo pa po itong mabisang makapagdulot ng sakit. At sa paglalapo ng infeksyon, makikita na po natin na lalabas yung amag sa balat ng insekto at kalaunan ay mababalutan na po ito ng sporulated conidia na po. Kita nyo po kanina na dark green sa Metarhizium anisopliae, samantalang mapusyaw naman po na berde sa Metarhizium rileyi. Ito naman pong nucleopolyhedrovirus ay isa ring entomopathogen. Ang mga virus po ay epektibo din laban sa mga insekto. Sila po ay host-specific tulad ng sa harabas. Ito po ay tinatawag nating Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus or SEMNPV. Kapag nakain po ng insekto, yung dahong may NPV, ang mga virus particles po ay sinisira yung nucleus dun sa midgut at sa tissues ng uod. At yung mga virus particles naman po ay dadami sa loob ng katawan ng insekto o ng uod at magdudulot na po ito ng infeksyon. Kalaunan, makikita po nating sasabog yung katawan ng uod. At ito po ang isang magandang indikasyon na ang uod ay namatay sa NPV. Ano po ba ang mga benepisyo o benta? Interrupt mo, Maisa. Gusto ko lang malaman kung yung mga participants natin ay katulad din namin yung nakikita. Medyo pixelated yung PowerPoint. Pixelated ba kuya? Pwede ba kaming makarinig ng feedback from our participants? Pare-pareho po ba tayo ng nakikita? Medyo daw, Maisa. Yes po. Inlansin mo natin kung paano natin magagawa ng paraan kasi... Paano ba kuya? Siguro ay sa try mo ulit mag-re-share ng screen. Close mo muna yung screen and then i-share mo. Tingnan natin kung magbabago. Pero nababasa naman, pero sayang, no? Medyo pixelated siya. Anong ba siya? Sige, sorry po. Try lang natin, Aisa, Ma'am Aisa, na stop yung screen sharing and then i-share ulit natin. PowerPoint yung ginagamit mo, Ma'am Aisa? Yes po. Hindi po nalabas ng aking cursor. Sandali lang po. Sige, itry lang natin. Pero kung hindi magbabago, okay na rin naman kasi nababasa naman ng mga participants natin. Okay. Sige, i-share ko po ulit. Mm-hmm. Para mas ma-appreciate nila yung mga pictures na sinashare mo. Mm-mm. Okay.
Ayan po. Sa tingin ko, may kinalaman siya sa connection mo ng internet. Ganun pa rin siya. Pero okay na rin siguro, Aiza. Aiza. Salamat po. Okay. Sige. Pasensya po, baka dahil nga po sa aking internet connection. Ano po? Sige po. Pagpatuloy po natin yung, ano po ba yung mga bentahe sa paggamit ng botanicals at yung mga kaibigang mikrobyo? Una po sa lahat, ito ay mga epektibo laban sa maraming pesteng insekto at madali po itong gamitin. Ang pag-rotate at pagsama po nito sa chemicals at iba pang IPM strategies ay mas epektibo upang maiwasan po natin yung mga associated risks at yung latak ng diwastong paggamit ng pesticidyo. Ito din po ay masasabi natin safe para sa tao at sa mga non-target organisms. Yung mga botanicals po actually ay meron po silang rapid degradation ng kanilang active product, kaya hindi po tayo mamumroblema dun sa residues dun sa pagkain. Ngunit may kaakibat naman po itong limitasyon dahil mangangailangan po ito ng reapplication para ma-maintain po natin yung efficacy. Samantala naman po, yung host range naman ng mga mikrobyo ay pwedeng maging broad to very specific. Ang isa pa pong magandang bentahe ay yung mga mikrobyo tulad ng amag ay maaari po silang manatili sa taniman at napaparami po sila gamit yung mga iba't ibang sangkap. Mga substrates, katulad po ng mais, ng sorghum, ng bigas at kung ano pa po. Ano naman po yung limitasyon sa paggamit ng botanicals at yung microbials? Ilan po ay ang mga sumusunod? Una po, ang mga botanicals at ang mikrobyo ay sensitive po ito sa unfavorable environmental condition. Sila po ay nai-inactivate dahil sa ultraviolet light mula sa araw, sa sinag ng araw. Katulad po ng mikrobyo na amag, ang bisa po nito ay maaring magbago. Depende po sa temperatura at halumignig. Ang bisa din po ng mga botanicals at microbials ay masasabi po natin medyo mas mabagal kumpara sa mga synthetic pesticides na makikita po natin na 3 to 4 days after treatment. Ibig sabihin lang po nito na ang botanicals at microbials ay hindi po silver bullet, pero sila po ay options sa IPM. Ngayon naman po, ang mga susunod na slides ay patungkol po dun sa mga resulta ng aming mga experiments sa laboratorio at dun sa mga field experiments po ng aking mga kasamahan. Atin pong i-discuss yung matrin, asadiractin, BT, wood vinegar, NPV, at yung entomopathogenic fungi. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang initial results ng aking kasamahan dito po sa NCPC na sila Ms. Karen Ardes at Scientist Mario Navacero sa kakatapos lang po na transboundary project. Ito po yung resulta na kanilang susceptibility estimates and response curve na preliminary pa lang po at kailangan pa po ng mahigit sa isa hanggang dalawang trials gamit yung mga adjusted range ng concentrations para mas matukoy pa po yung acceptable na susceptibility estimates. Pero makikita po natin dito sa table na base po sa kanilang initial results ay makikita naman po natin na mabisa ang matrin at BT laban sa populasyon ng karabas sa Nueva Ecija ngayong 2021. Yung matrin po ay bagong insecticide ay may mababang ratio. Makikita niyo po dito na sa LD50, 0.07 lang po siya. Yung dose mortality estimate at recommended rate upang mapatay po yung 50% ng uod. Sa Bacillus thuringiensis naman po, makikita natin na sa LD50, yung ratio po ay 3.62. Ibig sabihin ay kailangan po magtimpla ng 3.62 times ng recommended rate para po makapatay ng 50% ng uod. Doon naman po sa kanilang field trial na ginawa sa Nueva Ecija, ay makikita po natin yung effect naman niya sa pagbababa ng pest count at saka yung leaf damage. Makikita po natin dito na
base sa pest count, yung azadirachtin at yung matrin ay may kaparehong bisa. Sa in terms naman po dun sa percent damage, ganun pa rin ang trend. Yung matrin at azadirachtin ay pareho ang bisa, pero yung BP ay halos kapareho ng control. Yung control po dito ay yung 12. Ang resulta po nito, yung detalye ng resulta po ito ng mga formulated insecticides ng luma at bagong mode of action ay ipapresent po ito in detail ni Ms. Karen Ardes sa part 2 ng webinar na ito. I think next week po yun. Punta naman po tayo dun sa pag-aaral ni Dr. Kayabyab at Ms. Guerrero. At balik lang po ako sandali. Ibig sabihin po pala nito ay pwede po natin gamitin yung matrin at azadirachtin doon sa window-based insecticide rotation laban sa harapas. Dako na po tayo dun sa wood vinegar na assay nila Dr. Kayabyab at Ms. Guerrero. Nakita po nila na may pesticidal property ang wood vinegar. Kung saan po, nagdulot ito ng 45 hanggang 65% mortality gamit po yung iba't ibang konsentrasyon ng wood vinegar. Ngayon naman po ay punta na tayo sa mga mikrobyo, yung nucleopolyhedrovirus at yung entomopathogenic fungi. Ito pong nucleopolyhedrovirus ay nagdudulot ng infection sa mga... Nagdudulot po ito ng mataas na infection sa mga Lepidopteran insects. Yung grupo po nila Dr. Kayabyab at Ms. Guerrero ay nakapag-identify ng isang virulent strain galing po mismo sa harabas ng sibuyas na nakolekta po nila sa Nueva Ecija. Base po sa molecular characterization na ginawa nila, ito po ay may 99% identity sa Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus o yung tinatawag nating SCMNPV. Makikita po natin dito sa picture na shiny po at medyo malambot yung itsura ng infected na uod. Yung pumutok naman po na uod ay mamasa-masa o liquefied, dulot po ng infeksyon ng NPP. Base naman po sa pag-aaral namin ni scientist Celine Narvacero, nakita po namin yung epekto ng virus sa iba't ibang larval instars ng harapas. Makikita po natin dito sa mga patay na uod ang dulot ng crude na NPV. Nabanggit ko po kanina na dapat ito ay makain ng uod bago po ito mag-cause ng infection. At once malunok, yung virus po ay inaatake yung nucleus ng cellula at tapos ito ay lulusawin ito yung loob ng uod kaya pumuputok. Pero napansin din po namin na bago ito pumutok ay nawawala ng gana na kumain yung mga uod bago sila eventually mamatay. Kung hindi naman po sila mamatay, habang uod sila, nagiging abnormal naman po yung lupa. Katulad po ng makikita nyo dito sa picture E. At ito po ay siyempre ay may impact dun sa magiging sunod na populasyon ng harapas. Ito pong mga graphs na ito ay pinapakita yung pagkamatay ng iba't ibang larval instars dulot ng virus. Makikita po natin dito na kapag mataas ang konsentrasyon na ginamit, ayan po, mas dami yung namamatay na uod. At sa first instar, yan po yung may pinakamataas na mortality. Ibig sabihin, siya yung susceptible, most susceptible stage kumpara dun sa mga matatandang uod katulad ng second, third, fourth, and fifth larval instars. Ito po ay may bearing sa paggamit natin ng NPV sa field dahil kalimitan yung first instar po o yung pinakabatang uod ay pumapasok po yan doon sa loob ng dahon ng sibuyas. Kaya ang timing ng pag-spray po ng NPV ay kung saan andoon pa po yung unang yugto ng uod. Maari pong ang pagitan natin ng spray ay 3 to 4 days para mas maipain po natin yung NPV sa
mga mapipisang uod. Mapipisang itlog pala. Dito naman po sa graph sa ibaba, makikita niyo po na yung virus ay nagdulot ng mas mahabang larval duration dun sa mga treated na larva. Sunod naman po ng mga graphs ay pinapakita yung epekto sa pupation rate and adult emergence o sa pagiging paru-paro. Nakita po natin dito na mas mababa kapag treated kesa dun sa control. Masasabi po natin dito na yung NPV infections ay nagresulta sa debilitating effects such as yung prolonged development, yung reduced reproductive capacity ng harapas. At ito po ay may epekto dun sa population build-up at kung mas mahaba po yung time na sila ay larva, syempre po mas mahaba din yung panahon na sila ay mas ma-expose dun sa natural enemies, insecticides, at saka yung mga environmental stresses. Ito naman po yung resulta ng ginawang experiment nila Dr. Bon Cayabyab at Ms. Guerrero sa paggamit po ng NPV sa potted at saka sa field experiments po. Base po sa kanilang pag-aaral, ang konsentrasyon na 15 times 10 to the 6 to 3 times 10 to the 8 ay magdudulot ng 65 to 70% mortality. Sa kanila naman pong field experiment, very promising po yung paggamit ng crude and filtered NPV na nag-translate din po ito sa mas mataas na marketable bulbs. Tumako naman po tayo dun sa entomopathogenic fungus. Meron po silang na-identify na isang species, yung Metarhizium anisopliae. Makikita po dito na may dark, ito po sa, yan. Makikita nyo po, ito po yung artificial media na tinatawag kung saan pinapatubo yung amag. Ang Metarhizium anisopliae po ay may dark olive green growth sa artificial media at ito po yung kanyang typical conidia. Dito naman po sa baba ay makikita nyo po yung itsura ng uod na binalutan ng Metarhizium anisopliae. Sa amin naman pong pag-aaral, aside po dun sa Metarhizium anisopliae, meron din po kaming na-isolate na isa pang species ng Metarhizium mula sa harabas ng sibuyas na nakolekta po namin sa Nueva Ecija. Makikita nyo po dito na ito po yung healthy. Ito po. At ito naman po yung infected ng Metarhizium bilayi. Makikita nyo po na kumpara dun sa anisopliae ay mas mapusyaw ang kanyang ang kulay. Ito po yung progress ng infection. Una po ay naninigas yung uod at unti-unti pong lumalabas yung puting amag katulad po nito. Una po ay siya ay manipis hanggang siya ay kumakapal at later on po, I think after one day, makikita na po agad yung sporulation o yung mapusyaw na bedding conidia dun po sa namatay na uod. Gumawa po kami ng mga bioassays upang tignan kung ano bang epekto nitong Metarhizium bilayi sa harabas ng sibuyas. Nakita po namin na ito ay walang epekto sa itlog ng harabas. Hindi ko na po na-present yung data, pero ang Metarhizium bilayi po ay naka-apekto dun sa mga uod na nagmula dun sa napisang itlog. Makikita nyo po dito na 93.75% ng uod ay namatay na siya ay uod pa lang. At 6.25% lamang ang naging uod tulog o yung pupa at hindi siya naging paru-paro. Samantala, yung mga nasa control naman po ay naging uod tulog at naging paru-paro. Ang masasabi po natin dito ay maaring wala man siyang epekto sa hatchability. Yung pagbaba ng hatchability ng itlog ay maaari pa rin nakuha ng mga uod yung amag dun sa surface ng egg mass. O maaari din naman na meron na pong infeksyon dulot na tumutubong amag dun sa may egg mass. Ito po yung epekto ng Metarhizium bilayi
dun sa mga larval instars, na first to fifth larval instar ng harabas ng sibuyas. Makikita po natin dito na ang infeksyon ay nagsisimula sa 1 hanggang 2 araw at patuloy na dumarami. Ayan po. Makikita rin po dito na ang mga uod, ito pong first, second, third, fourth, and fifth larval instars ay susceptible. Lalo na po kung gagamit tayo ng mataas na konsentrasyon ng MDLE. Dito po, mas clear po na pinapakita, yung paggamit ng mataas na konsentrasyon ay magdudulot ng mas mataas na mortality. Yung conidial concentration po na 1 times 10 to the 8, ito po, ito, at 1 times 10 to the 9, ay magpo-cause po siya ng lethal infection na maaring umabot hanggang 100% mortality. Samantalang sa mababa pong konsentrasyon na 1 times 10 to the 5, halos 41% lang. Sa 1 times 10 to the 6, 45%. At kung 1 times 10 to the 7, halos 88% lang po. Amin din pong pinag-aralan ang epekto nito sa prepupa at pupa ng harabas ng sibuyas. Ngunit wala po kaming nakitang epekto dahil maaring hindi siya susceptible. Dahil ito pong prepupa at pupa ay may makapal po at sclerotized yung kanyang cuticle na nagsisilbi po itong barrier para sa fungal infection. Doon naman po sa aming unang pag-aaral gamit ang third instar na harabas, nakita po namin na maaring hindi mang mamatay yung uod dahil sa infeksyon ng MDLE, pero maapektuhan din po yung paglaki ng uod tulad ng mas mahabang panahon na ito ay uod at pagiging uod tulog. Kunti lang din po yung nagiging uod tulog at nagiging paru-paro. Masasabi po natin na itong MDLE ay isang mabagsik na entomopathogenic fungus. Sa totoo lang po ay tinry din po namin ito sa iba pang armyworm species. Katulad ng fall armyworm. Yeah. Ito po ay very effective din po against sa fall armyworm. Ito po yung healthy at sa ibaba naman po ay yung typical na sintomas ng namatay dahil sa MDLE. Ito rin po ay tinest namin sa true armyworm o yung tinatawag nating mitimna separata. At makikita po natin na susceptible din po ang mitimna separata dito sa MDLE. Nasubukan din po namin ikumpara yung Metarhizium anisopli at Poveria bassiana sa MDLE laban para po dito sa tao. Ngunit nakita po namin na mas mabisa talaga yung Metarhizium delayi. Sa ngayon po, kami po ni Scientist Sally Navasero ay pinag-aaralan kung paano po ba ito mas madaling mass produce kasi ito po yung challenge sa Metarhizium delayi. Mas mabagsik po siya pero mas challenging naman po yung mass production niya. At kami po ay nagdadasal na kami po ay maging successful para ma-share din po namin itong technology na ito at eventually magamit po ng ating mga farmers. Kami din po ay nakapag-produce ng mga posters at saka ng mga leaflets tungkol po sa NPV at saka sa Metarhizium delayi at sa iba pa dito po tungkol sa Metarhizium delayi at tungkol naman po sa NPV. Ito po. Ito po ay naipahagi na namin sa mga farmers at sa LGU. Kami din po ni Scientist Sally Navasero ay nakapag-publish na rin po ng 3 articles at meron pa po kaming in the pipeline for review. In summary po, masasabi natin na yung botanicals at yung microbials ay effective pa rin po for pest control and they are options sa IPM para maging mas sustainable po yung management. Natunghayan po natin yung epekto ng botanicals at microbials sa harabas na bukod sa pagpatay ng insekto, ito ay nagresulta din doon sa mga tinatawag nating debilitating effects
such as prolonged development, prolonged larval duration, at yung reduced yung reproductive capacity. Ang maganda po dito ay alamin po natin kung paano natin ma-explore yung kanilang different modes of action para mas ma-maximize po natin yung benefits ng paggamit ng mga botanicals at microbials. Kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research para sa kanila pong suporta upang maisagawa po itong aming proyekto. Nais ko rin po magpasalamat sa aking mga kasamahan sa NCPC na nagbigay po ng materials para sa aking presentasyon. Salamat din po sa UTLB, sa CAPS, NCPC at sa amin pong project team. At para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo po kaming makontakt through email or FB. Maraming salamat po at muli magandang araw po. Thank you very much, Ma'am Aiza. Maraming salamat. At para po sa mga gustong umiwas or gustong makaiwas sa paggamit ng pesticido, napakaganda pong alternatibo itong mga pinresent ni Ma'am Aiza na botanicals at microbials. At kung hindi po ako nagkakamali, ilan sa mga botanicals na ito at ilan sa mga microbials na ito ay kasalukuyan nang nakarehistro sa Fertilizer and Pesticide Authority at maaari nang mabili sa market. Okay? Muli, maraming salamat, Ma'am Aiza. At maraming salamat sa iba pa nating mga speakers. Tunay na siksik sa impormasyon ng inyong mga naibahagi ukol sa Onion Armyworm at kung paano ito imomonitor at lalo na kung paano ito mapapamahalaan. At para po tulungan tayo na i-facilitate ang ating question and answer sa ating open forum, tatawagin ko po ang isa sa mga bumubuo ng aming webinar series team ngayong araw na si Ms. Romaline Limbiada. Ms. Roma, ready ka na ba? Yes, Sir Randy. Marami pong salamat, Sir Randy, sa... thank you so much. So ngayon po, ready na po ang bawat isa. Ang ating pong mga speakers, for sure, ready na po silang tumanggap ng inyong pong mga katanungan. So kung meron po kayong question, pwede niyo pong ilagay sa chat box ng Zoom or kung nasa Facebook po kayo, pwede niyo rin po ilagay sa Facebook or sa YouTube channel po natin. Or you can raise your hand para po ma-recognize po namin kayo and masabi niyo po yung inyong pong question. Okay? So para po sa una nating katanungan na nagmula po sa Facebook, general question pa niya, ano po yung mabisang gamot sa harabas? Okay, from Ms. Rosendo Laureano. Sino pong gustong sumagot sa ating po mga speakers? Okay, Ms. Melissa, sige po. Salamat po sa inyong tanong, Sir Rosendo Laureano. Ang na-present ko po ngayon ay yung mga botanicals at yung mga microbials na pwede natin gamitin. Ngunit ini-encourage ko po kayo na antabayanan yung next week po naming session dahil doon po naman ay mapanggitin naman po yung mga other cultural practices at saka yung mga insecticides, mabisang insecticides sa mga susunod po na speakers po. Yan po, marami pong salamat. And next question po natin from Ms. Karen Alviar sa Facebook po. Paano nga daw po ulit na quantify yung SEMNPV? Did you use plaque assay to determine virus quantity? If not, maybe I missed it. How was the concentration determined? Ms. Mel. Maraming salamat po, Ma'am Karen Alviar, sa inyong tanong. Sa to lang po, ang ginamit po namin dito na SEMNPV ay crude NPV po. Kaya ang ginawa po namin, meron po kaming liquefied na NPV, tapos ito po ay aming dinidiktik, dinifilter, tapos gumagawa po kami ng dilutions at kinakount po namin sa microscope gamit po yung hemocytometer. Yun po yung ginagawa namin paraan upang ma-determine yung concentration. Thank you po, Ms. Mel. Meron po tayong live question from Mr. or Ms. De Assis. Pwede po kayong mag-unmute. By the way, Mr. po. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tanong ko po kay intended po para kay Sir Gideon. So, kanina po doon sa presentation niya, pinakita niya yung Stella model nung
nung harabas. So ang tanong ko po ay na-include ba niya or na-consider ba niya yung alternate host bilang isang napaka-importanteng factors na nakaka-apekto doon sa life cycle ng harabas. Kasi ang napansin ko doon sa Stella model is may mga climatological factors, let's say temperature, etc. But then hindi ko napansin yung alternate host. So gusto ko sanang malaman yung tungkol doon sa model na yon. So ayun po, salamat. Ah, sorry po. Kakapasok ko lang ulit, na disconnect ako. So hindi ko, parang yung model lang yung na, yung huling sentence lang po yung naabutan ko. So pwede po, sorry po, pwedeng paki-ulit po. Yes, wala na pong problema. So yung sa Stella model, na-consider ba natin yung alternate host bilang isang factors na nakaka-affect sa life cycle ng harabas? Kasi napansin ko doon yung mga climatological factors, let's say yung temperature, RH. So yung alternate host ba na nabanggit din kanina ni Ma'am Marcela at saka nabanggit mo rin na maraming host itong harabas, so na-include ba natin yung doon sa model? Salamat po. Hindi po. Actually, ano lang po, yung ang assumption lang po doon ay continuous po yung food supply. So yung ibang alternate hosts po ay hindi po na consider. So yung ano lang po niya ay yung life cycle lang po sa onion armyworm ang consideration po. Ay, life cycle lang sa onion yung ano po doon. Ang primary consideration lang po dun sa model. So yung sa ibang hosts po ay hindi po na ano po. Okay po, salamat po sir. Thank you sir Gids. Thank you sir Assis. For our next question po, for Miss Montecalvo po ulit. From Mr. Fred Ona na nasa Zoom. Sabi po niya, di ba po dapat ma-ingest ng insect ang MNPV? Paano po yung mga beneficial insects? Nadadamay din po ba? Maraming salamat po, Sir Fred Ona, sa inyong katanungan. Pero katulad nga po ng nabanggit ko kanina, ang mga NPV po ay host-specific po siya. Very host-specific. Katulad po ng SCMNPV na specific po siya sa Podoptera exigua o sa harabas. Sa totoo lang po ay dahil hindi po na kami makapag-collecta ng NPV para sa fall armyworm, ay sinubukan po namin ito para sa fall armyworm, itong SEM-NPV. Pero hindi po siya ganun ka-effective. May cross-infection pero medyo mabagal po yung infection. Ito ba magdagdag? Yan. Next question po, Ma'am Miss Mel ulit. Ano po yung ginagamit yung media for the production ng metrisium relay? Sabi po ni Ma'am Marilu Salavaria from Zoom. Magandang umaga po, Ma'am Marilu Salavaria. Sa po lang po ay gumagamit kami ng iba't ibang media para sa metrisium relay. Ito po ay maganda sa mga media na may maltose. Yun lang po ang aking mababanggit sa ngayon. Next question po from Sir Teddy Balino from Zoom. The 3 IPM were very insightful, but in those 3 IPM, what is the most sufficient and effective way? Kung gusto sumagot sa atin po mga speaker. So alin po yung pinaka-effective po dun sa IPM? Doon po sa IPM, nakita po natin, sa pinakita ko kanina na ang dami pong components na pwede natin gawin sa IPM. Sa totoo lang po ay nire-recommenda natin na gamitin
o sundin ang iba't ibang mga practices para maprolong po natin yung effectiveness katulad po nung pesticides kung tayo ay masyadong doon rely, nagre-rely po masyado sa pesticides ay maaari pong magkaroon ng pesticide resistance at hindi po yun maganda. Kaya para mahinto po iyon o maiwasan ang maagang pag-develop nitong resistance, maganda po na tayo ay magsubok ng ibang options. Pwede po nating gamitan ng mga botanicals at pwede po tayong gumamit ng mga alternate na mga management strategies katulad po ng mga ETF. Susugan ko lang ito, no? Balikan natin ang historia ng buhay ng ating onion armyworm. Sa unang bahagi ng lecture ko kanina, report, sinabi ko na itong pesting ito ay polyphagous o maraming kinakain. Ang ibig sabihin nito, hindi lang siya kumakain sa onion at ang kauri nito, kundi higit pa, mahigit 180 ang nakita worldwide, ang nakitang kinakain ng onion armyworm at halos lahat ng host plants na ito ay nandito sa Pilipinas. So all year round may host plants po ang ating onion armyworm dito sa Pilipinas. So kung so ang chemical control ay hindi ganoon ka-efficienteng gamitin siya. At nakita na natin ito noong 2016 nagkaroon ng outbreak at sari-saring insecticide ang ginamit at hindi naman umepekto. So ang pinaka long-term solution pa rin pag sa mga polyphagous pest ay ang paggamit ng natural enemies and microbial insecticides like bacterial and entomopathogens and entomopathogenic fungi. Kaya kami, ang grupo namin ni Melissa, ni Doc Bambi at iba pa na nasa IWEP, ay ito ang aming tinututukan ngayon. So hindi pa ganun ka-extensive po ang aming pag-aaral at hindi pa ganun karami ang aming output pero hindi po kami tumitigil. At yung iba naman naming kasamahan, hindi rin po sila tumitigil sa pagtingin ng iba't ibang insecticide na iba't ibang uri or ang mode of action para nga kagaya ng nabanggit ni Melissa, hindi ma-develop agad ang insecticide resistance. At kung mapapansin nyo po sa reaction ni Melissa kanina, may mga insecticides na kailangan triplet or higit pa ang dami na gagamitin. Kung ganun at ganun din po ang magiging scenario sa paggamit ng insecticide, darating sa punto na kung walang salit-salit ng iba-ibang mode of action, ay magkakaroon na rin na naman po ng higit pang matinding outbreak kesa nang nangyari sa. Kaya kailangan po talaga na gumamit ng salit-salit na pamamaraan, lalo na itong biological control. Marami pong salamat. Thank you po, Ma'am Sally. Another question po sa ating pong participant from Zoom, kay Sir Ted Nazareno. Sabi po niya, dun po sa Alcala, sa kanila, may crop rotation na tinatanim sila. So, sibuyas, during rainy season, palay naman po ang tinatanim. So, sabi po nung, sabi niyo, na-mention niyo po kanina sa ating pong presentation na naiiwan po yung mga pupa or yung itlog ng mga harabas po sa lupa. So, hindi po ba ito namamatay sa pagkaliglig o nalulunod habang submerge po sa tubig ang mga uo during palay season po? Ma'am Sally? Malaking kabawasan sa populasyon ng ating pupa kung ang taniman ay isa-submerge sa lupa. Ano? Pero sa palayan lang yon nangyayari. Ano? Lalo na kung tubigan. Pero kung sa upland rice, hindi ito nangyayari. Ano? At nabanggit ko nga kanina, ang daming host plants na kinakain nito. Ultimong mga naiiwang weeds after harvest ng onion. At even sa mga yung mga umbok-umbok na pinaggitasan na dahon ng
na dahon ng 8 days after ng harvest, napakaraming pupa, pre-pupa at larva ang nakolekta namin. Kaya all year round, hindi po nawawala ang ating onion armyworm. Kaya sa panahon na iisa o dalawang varieties lang ng onion ang tinatanim at sa mga lugar na open sa migration ng onion armyworm, ay malala po ang problema. At hindi rin po katakataka na mapansin ng farmer na lalos ang kanyang taniman in just a matter of a day or two. Na sa akin pong palagay, exaggeration po ito kasi ang gross damage po ay nagagawa lamang po ng uod na nasa ika-apat hanggang limang yugto ng buhay. At dahil nga po sa nasabi ko na first instar pa lang, pumapasok na siya sa loob ng bilot ng dahon, doon na po siya lumalaki. Pero kapansin-pansin po ang pinsala pagdating ng fourth and fifth instar ng ating peste. Po. Nasagot ko pa ba yung tanong? Yan. Sir Ted, pa-comment po dyan kung nasagot po ang inyong katanungan. Yan. So, para po sa next question po natin, meron, sabi po dito, may assay po ba kayo or tayo sa NCPC using Bavaria? And how does it compare against the effect ng relay, metarhizium relay? Salamat po kay Ma'am o Sir JP Cruz sa kanyang katanungan. Okay, sa totoo lang po ay meron pong kaming nagawang assay ni Scientist Selly Navacero at ang aming team. Ang kinompare po namin dito ay yung Metarhizium anisopli at yung Bovaria basana sa laban po sa FAO. At mas nakita po namin na mas epektibo yung Bovaria basana na hindi po namin maikumpara yung data namin ngayon ng Metarhizium relay laban sa FAO at yung doon sa comparative virulence po nung Metarhizium anisopli at Bovaria dahil hindi po namin sila sabay na ginawa yung experiment. Pero ang masasabi ko lang po ngayon, yung nabanggit ko po kanina sa presentation, sabay-sabay po namin ginawa yung bioassay sa true armyworm o yung metimna separata. At ang nakita po namin dito, mas epektibo po yung Metarhizium relay laban sa Metarhizium anisopli at sa Bovaria basana. Thank you, Ms. Mel. Another question po from Ms. or Mr. Cyril Tura. Interested daw po siya sa botanicals. Meron po ba tayo na available data kung paano i-extract ang matrin para maging effective sa OAW? Kasi nakita din daw niya na effective yun sa FAO. Is it in liquid extract? And ano yung time of application? If meron po tayong information about this. Yung pinsend ko pong data kanina sa pag-aaral po ni Ms. Karen Aldez at ni scientist Mario Navacero, ito po ay yung formulated product na ng matrin. Pag sinerge niyo po siya sa Lazada o sa Shopee, makikita niyo po na meron na pong available na product. Ayun po. Wala po akong data kung paano po ba siya ine-extract. Yan, thank you so much, Ms. Mel. So related siguro tong mga questions na to. Ano daw po yung ginagawang hakbang ng NCPC para magamit ng mga farmers yung ating mga botanicals at microbials? And yun nga, nagtatanong sila kung meron tayong mga cultures sa lab na pwede nilang magamit sa Visayas area. Salamat po sa inyong katanungan. Yes po, katulad po nitong webinar na aming ginagawa ngayon, ito po ay isang avenue para ma-share po namin yung aming mga results ng aming mga research. Aside po dito, gumagawa rin po kami ng mga leaflets and mga other publications para wider po yung dissemination. At dun naman po sa mga cultures ay hindi po ako makasagot as of the moment dahil meron din po kaming memorandum of agreement o merong bound din po kami sa IP ng UPLB. Kaya hindi ko po alam. At ngayon po kasi ay pinoformulate po namin yung Metarhizium relay sa aming proyekto.
Okay, so talagang marami pong mga questions at I think yung kay Sir Mikey of kay Sir Mikey ay nasagot na rin po kanina ni Ms. Mel yung inyo pong katanungan kung ano yung pinaka-effective na management practice sa pag-control po ng OAW. So, may aabangan pa po tayong webinar sa susunod po na linggo. Masasagot pa po yung inyo pong mga katanungan. And dahil kulang na po tayo sa oras, so we will end the open forum sa mga sa oras po na ito. And muli, marami pong salamat Ms. Mel, Ma'am Sally and Sir Gid sa pagsagot po sa mga katanungan na ating mga participants. And thank you to all the participants for your active participation. Binabalik ko na po kayo sa ating pong MC, Sir Randy. Thank you, Ms. Roma. May I request our speakers to remain their videos on para po sa awarding ng kanilang certificates. Okay. Allow me to read this certificate. Certificate of appreciation is given to scientist Marcela M. Nabacero for serving as the resource person on the topic Biological Studies of Onion Armyworm during the webinar entitled Management of Onion Armyworm Part 1 held on 16th November 2021 via Zoom, given the 16th day of November 2021 at the National Plant Protection Center, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños, College Laguna, Philippines. Signed, Melvin D. Ebuenga, NCPC Director. Ma'am Sally, thank you very much po. Salamat ng marami, Randy. This certificate of appreciation is given to Mr. Gideon Aris S. Burgoño for serving as the resource person on the topic Harmonia Harabas Monitoring and Advisory System during the webinar entitled Management of Onion Armyworm Part 1 held on 16 November 2021 via Zoom. Zain Melvin Ebuenga, Director NCPC. Sir Gideon, thank you very much for your presentation. Salamat po. Salamat po. Certificate. Thank you, Sir Gideon. This certificate of appreciation is given to Ms. Melissa P. Montecalvo for serving as the resource person on the topic Botanical and Microbial Control of Onion Armyworm during the webinar entitled Management of Onion Armyworm Part 1 held on 16 November 2021 via Zoom. Zain Melvin Ebuenga, Director at CPC. Ma'am Aisa, thank you very much po for raising this webinar. Okay. Muli po, taos pusong pasasalamat sa ating mga naging resource speakers para ngayong umaga. Napakarami po nating napulot na kaalaman mula sa kanila. Muli pong paalala para sa mga nagnanais na makatanggap ng e-certificate, para sa ating webinar ngayong araw, maaari lamang po na sagutan ang evaluation form. Ang link po ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Makikita nyo rin po ang link na ito sa chat box ng Zoom at comment section ng YouTube at Facebook page ng NCPC. Please po pakisagutan ang evaluation form. At para po sa panghuling bahagi ng ating programa, tayo po ibibigyan ng mensahe ni Ms. Charlotte Hagusohos. Siya po ang overall coordinator ng NCPC webinar series ngayong taon. Ms. Charlotte? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagtatapos ng webinar na ito patungkol sa Onion Armyworm, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng tumulong upang maging matagumpay ang gawain ito. Ang ating mga experts, ang organizing committee, at ang lahat ng ating attendees. Layunin ng mga webinar na isinasagawa ng NCPC na ipalaganap ang mga kaalaman na nagmula sa mga pagsasaliksik upang makatulong sa mga magsasaka at sa iba pang stakeholders. Nawa sa pamamagitan ng pagdalo sa webinar na ito ay natuto kayo kung ano ang Onion Armyworm at paano ito ay mamonitor at pangangasiwaan. At higit sa lahat ay magamit ninyo at maibahagi pa sa iba ang kaalamang ito. Ang inyo pong nasaksihan ay unang bahagi pa lamang ng webinar series tungkol sa Onion Armyworm.
Kaya sana po ay magkita-kita muli tayo sa susunod na webinar upang mas lumawak pa ang ating kaalaman sa paksang ito. Muli, salamat po sa inyong lahat at magandang umaga. Salamat, Miss Charlotte. At para po sa ikalawang bahagi ng Management of Onion Armyworm Seminar, antabayanan po ninyo ang mga impormasyong ibabahagi ni na Miss Karen Ardes, Miss Daphne Cassandra Gonzalez, at Mr. Rolando Pagaduan sa susunod na Martes, ika-23 ng Nobyembre 2021, sa ganap na ika-9 ng umaga. Live po ito by Zoom, Facebook, at YouTube. At para po mag-register para sa webinar na ito, pumunta lamang po sa link na inyong nakikita o i-scan ang QR code sa bandang bottom right corner ng inyong mga screen. Open po ito para sa lahat at walang bayad. At para po sa latest updates mula sa aming center, maaari kayong bumisita sa aming website, mag-like at follow at mag-subscribe sa aming FB page at YouTube channel. Muli po, ako si Raranot Gadano, and in behalf of the NCPC Webinar Series Team, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo ngayong araw. Mabuhay po kayo. Goodbye, sir. Thank you, sir. Maraming salamat.